Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng good tea tasting yan. Hindi siya mukbang kasi hindi ko to kayang ubusin lahat dahil for sure magkakaroon ng welga yung chan ko. So milk tea taste test lang to. Para lang makita natin kung ano ba yung pinakamasarap sa lahat ng milk tea na available sa atin. Well, yan yung mga nahanap ko lang for today. So naisipan kong gawin tong video na to today kasi may napanood akong dalawang videos kagabi. Yung isa kay Hazel King, yung isa naman kay Jeff White Wason na parang nag milk tea mukbang sila. And I wanted to do one din sa channel ko kasi parang ang saya-saya lang na ang dami mong titikman ng milk tea. Kasi gets naman natin na lahat tayo, di ba? Mahilig talaga tayo sa milk tea. So, para fair naman, lahat ng milk tea na binili ko ay 100% sugar, no pearl, and no ice. And gagamit ako ng bamboo straws kapag ininom. I-wash ko sila each time gagamitin ko sa ibang drink para sure na hindi sasama yung lasa. So, ito, may crackers ako dito kasi nag-search ako ng okay na palate cleanser for tea tasting. And ang nahanap ko, yun, unsalted crackers. So, fair tayo dito. Ah, I'm so excited. Okay. Okay, so without further ado, let's taste! Okay, game. So first, itong Macau Imperial Tea, ito yung original milk tea from Chatime Classic Milk Tea from D-Cream Assam Original. From Happy Lemon, ito yung Happy Lemon Milk Tea. From Dakasi, ito yung Classic Milk Tea. From Coco, Coco Milk Tea. So from Gongcha, Gongcha Milk Tea naman. And lastly, from Simple Line, ito yung Classic Black Tea nila. So ang ginawa ko, para makompleto ko sila, para lang dun sa mga milk tea lovers din na ayaw lumalabas ng bahay, pinag-grab food ko sila. So, ang mga nag-grab food dito, yung Macau Imperial, Chatime, Gongcha, Coco, and Happy Lemon. Binook ko talaga yung Macau, isa lang, isang item. And then, tinawagan ko yung rider, nag-favor na lang kami na baka pwedeng daanan niya na din yung imang milk tea. And nagbigay na lang kami ng service charge kay rider para naman hindi nakakahiya na nakisuyo kami para bumili siya ng iba. The rest, tong Simple Line, Dakasi, and D-Cream, since dito ako sa may USD area, napaka-accessible ng mga to. So, let's start. Nahin ko na lang yung nasa harap. Eee. Okay. Game. Ah! Oh my gosh! Ah! Ang na-try ko pa lang sa Macau yung hazelnut cream cheese or hazelnut cream puff. Hindi ko maalala. Pero masarap siya. Medyo matamis lang. So, ito yung base nila. Let's see. Ang sarap. Parang feeling kong hirap-hirap gawin nito. Baka kasi magkakalasa lang sila. Masarap siya. So, hindi overpowering yung tamis. Hindi din overpowering yung tea. So, parang perfectly balanced lang yung lasa. Pero I guess hindi siya yung... Feeling ko ah, may mas matamis dito sa iba. Compared dito sa tea na to. Pero, I like this. Si Chatime, isa pa lang ata yung natikman ko din sa kanila. Yung chocolate variant nila. Ito, lasang-lasa ko yung gatas. Kay Chatime, parang mas overpowering yung milk kaysa sa tea. Parang faint na lang yung nalalasahan ko na tea dito. And then, D-Cream. Itong si D-Cream, ito yung favorite ko nung college ako. Pero yung favorite ko yung Golden Sun nila. Pero since fair tayo, this is their Assam Original. Ang sarap. Okay, si D-Cream matamis. Pero ang sarap kasi talaga ng D-Cream. Feeling ko kasi yung milk na gamit nila, yung parang full cream milk siya, yung parang ginagamit sa mga frap. Ang tamis, ang sarap. So, gusto ko pala yung matamis. Hindi, gusto ko naman yung malalasahan ko pa din yung tea. Well, dito, hindi mo masyadong malalasahan yung tea. Ang dami ko sinasabi, no? Ang hirap kasi. Puro milk na hinitikman mo, alam mo yun. Okay, sige, palate cleanser muna tayo. Wala pala akong sasayangin dito na kahit ano, kasi nandito naman yung mga sisters ko. So, pwede akong mag-share. So, this one is from Happy Lemon. No pearl, no ice. Kaya pala no pearl, kasi since yung iba pinadala ko via GrabFood, nag-worry ako na baka matagal, kasi sabi ni Kuya yung kuho daw mahaba yung pila lagi. So, pinatanggal ko yung pearl para naman yung iba hindi tumigas, para fair pa din yung labanan, di ba?
Sarap. Parang ito yung pinakatamang-tama yung timpla. Di cream kasi matamis. Ito matamis. Ito magatas. Ito okay din to eh. Sarap din eh. Parang may kalasa siya. Feeling ko ito happy lemon. Ay, hindi. Hindi sila magkalasa. Oh my God. Okay. Sige. Ang happy lemon, lasa mo yung tea, pero hindi sobrang overpowering. Ganun to, pero sweeter tong si Dakasi. Okay. Wash, wash, wash. Next is Coco. Isa ako dun sa mga taong pumipila para kay Coco. Favorite ko yung white pearls nila. Pero curious ako kung anong magiging lasa niya pag kinumpare sa ibang milk tea. So, let's see. Parang watered down. Ganun yung lasa niya sa akin ngayon. Okay, next. Hulihin ko na tong Gongcha kasi may cream cheese siya eh. Nagkamali yata si kuya. Itong swatches na to ay from this look. I filmed this earlier and link ko na lang below. Next is Simple Line. Isa din to dun sa super favorite milk tea ko nung college. And ito tsaka to, sobrang affordable nila. Hindi ko masyado din malasahan yung tea. Parang, lasa na siyang caramel. Hindi ko alam kung weird ba ako, pero yun talaga yung nalalasahan ko. Pero masarap siya, ha? Pero try natin to. Dapat ata, hindi ko to isama kasi may cream cheese. Pero ang sarap. Favorite ko din si Gongcha. Ah, oh my God, Tim. Okay, game. Parang mag-rank. Okay, so para fair, lasa lang talaga yung pag-usapan natin. Kasi pag kinonsider ko yung price, itong si Simple Line, tsaka itong si D-Cream, for sure na masaangat sila. Okay, kung dun sa taste lang, sure ako si Cha Time. Out na talaga to. As in, never again. Ganung level. Kasi na-compare ko na siya sa ibang milk tea and sobrang lang lasa. Alam? Hindi naman sa ano, sigurado may chat time fans dyan, pero pag kinumpare nyo, try nyo, tikman nyo yung ibang milk tea versus to, yung base tea ha, wala siyang lasa eh. Tama. Pero iniinom ko. Okay. Titikman ko na sila ng sunod-sunod ha, para lang marank ko na. Kasi feeling ko para sa akin, ang gusto ko, hinahanap ko yung may konting tamis. Pero hindi yung sobra-sobrang tamis. So, tingnan natin. Ah, okay. Mahilig kasi talaga ako sa milk tea, pero ang hirap-hirap pala. Parang pag pinapanood mo, ang dali mag-rank ng mga milk tea, pero mahirap. Okay, game. Okay, minirienda ko na. Itong Happy Lemon kasi, masarap siya, may tamis siya, pero pag tinikman mo yung iba, mafe-feel mo na mas matamis sila. Okay. Yung D cream, alam ko matamis to eh. Mamaya. Mamaya siya. See? Kita mo? Okay. Akala ko magkalapit yung lasa nila. Magkalayo. Si Dakasi. Sure na ako si Dakasi. Nasa top 4 yan. Masarap din siya talaga. Alam mo, akala ko watered down. Pero kasi, ito, nagpa-palate cleanser ako. Hindi, masarap din siya. I love you. Wow, love you. Si Gongcha, makawain niyo ko. Pero kasi, Gongcha milk tea, yun talaga yung nakalagay dito. Siguro talagang yung Gongcha milk tea nila, yung beast tea nila, may cream cheese na talaga. So yun, sorry na lang. Nagalit ba kayo pag ginawa ko number 1 to? Ang sarap!
Paano nila nagagawa ito? Mahirap. Mahirap. Kung hindi kayo mahilig sa matamis, si Happy Lemon, pwedeng-pwede sa inyo. Nakalati ko siya, oh. Masarap kasi siya. Like, ito yung tipong orderin ko pa ito ulit. Kaya lang, may mas gusto akong iba. So, sorry, pero ito ko na din. Ito, sobrang strong ng tea niya. Hindi naman sobra, pero hindi siya sobrang tamis. Pero ang sarap niya, gusto ko to talaga. So, mabilisan to ah. Para naman maka-move on tayo. Feeling ko nakainom na ako ng ano, isang buong baso ng milk tea na large. Dun sa konti-konti yung natikman ko sa kanila. Dun tayo sa bottom four. Ang number eight ko, si Cha Time. Matabang siya. Hindi siya, para lang siyang gatas na may tubig. Hindi ko malasahan yung tea nito. Seven, si Happy Lemon. Pero, sure, yung sister ko magugustuhan to kasi ayaw niya ng masugar pag milk tea. Preference ko lang talaga. Masarap yung tea niya, kaya lang, hindi siya ganun katamis, hindi siya ganun kaswak sa panlasa ko. Pero masarap pa din. Next, si Simple Line. Matamis din siya, masarap din siya, okay siya, pero mas okay itong iba. Ito naman yung five, si D-Cream. Ito si D-Cream, favorite ko to ah. Gusto ko siya talaga, pero na-realize ko kasi na ang tamis-tamis niya pala compared sa ibang milk tea, na hindi mo na din masyadong malasahan yung tea niya. Parang sobrang tamis niya, parang siyang may lasa ng cream cheese, pero base tea lang to. Next naman, dito tayo sa top 4. Ang number 4 ko, si Coco. Nashock ako, kala ko nasa top 3 ko itong si Coco, kaya lang, nakakagulat din eh. Kasi ang hirap talaga pala mag-rank ng milk tea, no? Busog na ako. Pero yon si Coco, masarap siya, tama yung timpla niya na matamis and yung tea. Kaso ito, hindi siya sobrang tamis ha, pero parang nawawala na din yung pagka-tea niya. So number 4 ko siya. Pero ito yung tipo ng milk tea na bibilhin at bibilhin ko pa din. Lalo na gusto ko yung pearl nito. So number 4. Number 3 si Macau Imperial kasi parang sa lahat, kakaiba yung lasa nito. Parang may pagka-authentic, gano'n. Masarap siya, number 3. So, number 2 si Gongcha. Actually, number 1 ko itong si Gongcha. Kaso, feeling ko kasi madaya kasi may cream cheese. Pero ito kasi talaga. Pero, number 2. Okay. Number 2. Number 1, itong si Dakasi. Kasi, oo, number 1. Parang swak na swak yung lasa niya. Parang, perfect yung mix na may milk, merong tea, pero hindi niya na-overpower yung tea. Yung gano'n, yung nalalasahan mo pa din yung tea. Best na base milk tea for me, si Dakasi. Panlasa ko lang to, preference ko lang to, isang tao lang ako, so try nyo din. Medyo masakit siya sa chan pala kapag ginawa mo yun. Tapos, medyo nakakaumay. Pero masaya, enjoy. Kasi kunyari itong Coco, akala ko ito yung best milk tea ever para sa akin. Pero pag nakumpara mo pala siya sa iba, makikita mo na merong mas masarap. Wow! Sana nag-enjoy kayo. Sana natawa kayo dun sa ginawa nating taste test. Sorry, hindi ko talaga kaya ubusin kasi siguro dalawang milk tea na to at this point. Dalawang ganitong kalaki na inom ko. And kakaumay. Kakaumay talaga. That's the end of this video. If you enjoyed it, kindly give it a thumbs up. Let me know what you think down in the comments below. And don't forget to subscribe. Bye!